day po sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa ating cooking channel. So, ang lulutuin natin ngayong araw na to ay ang pansit na sotanghon na merong kanton. So, ito po ay masarap na pang merienda at nakakabusog pa. At healthy pa sa mga bata dahil may mga gulay. So, umpisa na po natin. Ito po ang ricado po ay bawang, sibuyas, celery, hiniwa-hiwa na po ito, bell pepper, carrots, green beans or bichuelas at repolyo. Repolyo. At saka ang panghalo po natin ay atay ng manok. At ang pinakuluan na laman ng manok. Ito po ang sotanghon, ang pinaka-ano natin, at kanton. So, simple lang po itong ating lulutuin, pang bahay lang po, para lang po sa mga bata, gustong-gusto ng mga bata po ito. So, umpisa na po. By the way guys, bago pa lang natin inumpisa ng ang pansit, ay dinugasan po natin. Medyo malambot na po ang ating binabad na sotanghon. Kailangan po nating gupit-gupitin para hindi sobrang mahaba. So, ganyan po. Ugupitin po siya. Umpisa na po natin ang pagluluto. Tara na, samahan niyo ako. Maglagay ng mantika sa kawali. Tamtaman lang ang dami. At painitin. Kung mainit na po, pwede na po natin ilagay ang bawang. Hintayin pumula ng konti at mga moy. Kung ang amoy ng bawang, pwede na po natin ilagay ang sibuyas. So, nakalagay na po ang sibuyas. Talagay na po agad ang atay ng manok. Isa natin ang atay ng manok. At sunod ay ang nilagang ang hinimay-himay na nilagang manok. Simplahan ng toyo. Lalagay po natin ng 4 tablespoon na toyo ang ating ginisa. Okay. So, pagkatapos po niyan, lagyan na po natin ng chicken stock. So guys, ito na ho tayo. Balik na ho tayo sa ating pinapakulo ang sabaw ng pangpansit. Ito po, lalagay po, umukulo na po. Lagay po natin pala ng North Cubes, chicken cubes. Para ho pang lasa. Nakalimutan ko po sabihin sa inyo kanina na lalagay ng North Cubes. By the way guys, yung pagluluto ng pansit, marami pong style ng pagluluto nito, so depende po sa inyo. So ito po ang pinapakita ko, yung way po na pagluluto. Pero lahat po ng mga luto, iba-iba kung paano nila ginagawa, pero ito po yung sa akin. So sunod po ay paminta. Lalagay na po natin ng paminta matapos po ang
ang cubes, chicken cubes. At lalagyan na rin po natin ng konting asin. So habang kumukulo na siya, timplahan pa rin po natin siya ng pampasarap, ng magic sarap. Depende po sa ano kung gaano kadami ang paglalagay ninyo according sa inyong panlasa po. So pag tingin po ninyo, ako lang pa. Kayo pong bahala maglagay kung ano pong dadagdag po ninyo sa ating mga pampalasa. So next po, lalagay na po ang carrots. At ang bell pepper. Haluin po. Next po, lagay po natin ang baguio beans. Kailangan lang po, half cook lang po ang ating mga gulay. So, sunod ay ang repolyo. Cabbage po. Haluin. Haluin po natin ng konti. At sunod ay ang celery. Sunod ay ang ating binabad kanina na sotanghon. So ilalagay na po. Haluin. Sunod po ay ang pansit canton. So, ating i-mix maigi nang mag halo po yung sotanghon at ang kanton. So ito po, malapit na maluto ang ating pansit canton na may sotanghon. Or sotanghon na may pansit canton. Alin ho? Depende ho pa paano ho nyo bang ang tawag niyo sa pansit na yan. So yan lang po ang tawag ko sa pansit. Masarap po pang merienda. At pwede na rin po pananghalian. At kung gusto mo naman po ninyo ipanghanda sa mga okasyon, dagdagan nyo lang po, o birthdays, o kung ano man. Lagyan nyo na lang ho ng kung ano gusto nyo idagdag na panghalo. Katulad ng pwede nyo po dagdagan niya ng hipon. O kaya ang ilagay po ninyo baboy. Depende po sa inyo. O kaya pwede pong dagdagan ang mga halo. Itong sa akin po, simple lang po. Lutong pambahay lang po. Kaya ganyan lang po kasimple. So ito na po. Luto na po siya. So pwede na po nating tikman. Halika, tikman po natin.
na po natin. Pero po, ito rin po kayang pamerenda. Simple lang po. Depende po ang unang.